gising sa mga bagong-bagong mga balita. Bumangon sa mga bagong-bagong impormasyon. Live, nationwide, worldwide, at net-wide. IZ Umaga Balita. Pakinggan sa lahat ng DWIZ sa buong bansa hanggang sa lahat ng digital platforms ng DWIZ. Facebook at YouTube. At watch it live via free TV sa Aliw 23. IZ Umaga Balita. Kasama sina Hyacinth Ludovico at Jelly Mendez. IZ Umaga Balita. IZ Umaga Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 15, 2023. Oy, belated! Happy Valentine's Day sa ating lahat. At kami po ang inyong magiging tagapagbalita hanggang alas 5 ng umaga. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludovico. IZ Umaga Balita! At narito na ang headlines para sa IZ Umaga Balita. IZ Umaga Balita. Bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Turkey at Syria, sumampa na sa mahigit 41,000. Mga Pilipinong apektado sa mga nabanggit na bansa, pumalo na sa 60. Sali sa Metro Manila, susuriin ho ng DPWH bilang paghahanda sa posibleng the big one sa Pilipinas. Isang Pinoy na walang travel history, nagpositibo sa XBB.1.5 Omicron subvariant. Dalawang bansa nag-alok ng donasyong bakuna sa Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos muling nakakuha ng mataas na rating sa SWS survey. Go signal ni PBBM sa pag-angkat ng tonetoneladang asukal, hinihintay na lang. Taas presyo ng tinapay, aprobado na ng DTI. Bagong diplomatic protest, inihain ng Pilipinas laban sa China. Pamahalaan, dapat umanong magkaroon ng malinaw na estratehiya hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. At balita sa Ibayong Dagat, South Korea naghain ng resolusyon para suportahan ang Turkey at Syria. Itang pampalakasan, Portland Trail Blazers pinadapaho ang Los Angeles Lakers sa NBA. At sa ating showbiz news, Pinay trans queen Fuchsia Ann Ravena planong sumabak sa Miss Universe Philippines. IZ Umaga Balita. Muli magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang detalye ng mga balita. Sumampa na sa mahigit 41,000 individual ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 35,418 ang naitalang nasawi sa Turkey habang mahigit 5,800 naman ang naiulat na nasawi sa Syria. Sa payag ng UN Turkish Authority at Syrian Government, patuloy pa silang nagsasagawa ng operasyon para mahanap ang iba pang mga survivor matapos ang malakas na lindol. Nabatid na 10 international organization ang dumating sa dalawang bansa para maghatid ng tulong sa mga pamilya ng biktima. Patuloy namang nananawagan ng tulong ang Turkey at Syria para tugunan ang kanilang pangangailangan, partikular na ang pagkain, malinis na inuming tubig, kumot at mga damit. Sa kaugnay na balita, umakyat pa sa 60 Pilipino sa Syria ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong nakaraang linggo. Ayon kay DFA Acting Undersecretary for Migrant Workers Affairs na si Eduardo Jose de Vega, nagmula sa northwestern Syria ang mga Pinoy na pawang nakaligtas sa lindol at nanunuluyan ngayon sa mga shelter areas. Magde-deploy naman na ang kagawaran ng 6-month team mula sa Damascus para tumulong sa rescue operations at mapauwi ang ibang Pilipino. Sa ngayon, wala pang ulat kung magpapadala rin ang Pilipinas ng rescue team sa Syria gaya ng ginawa sa Turkey. Sa kaugnay pa rin na balita, nagpapagaling na sa isang pagamutan sa Turkey ang isang Pinay na kamakailan lang ay nailigtas matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Kinilala ng Embahada ng Pilipinas sa Turkey ang Pilipina na si Julia Benligan na unang napaulat na nawawala.
Dumalaw din ang embahada kay Benlingan upang tingnan ang kondisyon nito at tulungang makalimot mula sa masalimuot na karanasan. Sa ngayon, pagtitiyak ng embahada na patuloy itong nakatutok sa pangailangan ng mga lumikas na Pilipinas sa Turkey na apektado ng lindol. Inihayagan ng Turkish government na pansamantala muna ang patitirahin sa mga university dorms ang mga biktima at apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Turkish President na si Recep Tayyip Erdogan, ipinaubaya na ng mga mag-aaral ng Istanbul ang kanilang paaralan para sa mga survivors ng lindol. Patuloy namang nagsasagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad mula sa iba't ibang bansa para hanapin at alamin kung may iba pang mga survivor na natabunan at natrapa sa mga gumuhong gusali. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit 41,000 ang kabuuang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria. Samantala, magde-deploy na rin ang Pilipinas ng humanitarian contingent na binubuo ng 6 na personnel sa Syria upang tumulong sa mga Filipino at iba pang apektado ng malakas na lindol sa nasabing bansa. Kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega na magmumula sa Damascus ang ipadadalang contingent sa Syria. Bagaman wala namang nasugatan o nasawing Pinoy sa Syria, sasakloloan niya ang nasabing team sa sinumang mga nangangailangan ng tulong, lalo sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol. Kamakailan ay nagpadala rin ang Pilipinas ng Disaster Response Team at Healthcare Workers sa Turkey na lubharing naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Samantala, susuriin na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang halos 6,000 gusali sa Metro Manila bilang paghanda sa The Big One o ang malakas na lindol sa Pilipinas. Ayon kay DPWH Undersecretary Maximo Carvajal, titignan nila ang structural stability ng 4,000 na school buildings, 351 na health facilities, 1,180 na iba pang public buildings, at 402 naman na local government unit buildings. Nagsimula na sila anya ng paghanda noong 2018 pa lamang at mayroong mahigit na 200 milyong piso ang ipinondo para rito. Habang naglaan naman ang sarado sa 200 milyong piso para sa pondo noong taong 2021 kung saan nakatapos na ang kagawaran ng retrofitting sa 9 na gusali. Samantala, nagmula naman ang pondo sa local funds at nagpautang ang World Bank ng US o US dollar na 309 million sa ilalim yan ng Philippine Seismic Risk Reduction and Resilient Project. Samantala, nagtatayo na ng isang earthquake-resistant building sa Pampanga ang Department of Public Works and Highways na magsisilbing command center sakaling tumama sa Metro Manila ang The Big One. Ayon kay DPWH Undersecretary Maximo Carvajal, itinatayo ang action center sa labas ng Metro Manila dahil luma na ang pangunahing opisina ng ahensya at maaari ring masira kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Nabatid na batay sa pag-aaral noong 2004 ng Metro Metropolitan Manila Development Authority at ng Japan International Cooperation Agency, ang magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault ay maaaring humantong sa pagbagsak ng 40% ng mga residential area sa Metro Manila. Sa oras na maganap, maaari itong magresulta sa 34,000 pagkasawi at 114,000 pinsala. Samantala, sa iba pang detalye ng mga balita, hinimok ni Climate Change Commissioner Albert de la Cruz Sr. ang mga Pilipino na isa puso at isa buhay ang pangalaga sa kapaligiran at pag-ibig sa inang kalikasan. Ito anya ay magagawa ng mga Pinoy sa pamamagitan ng pagsuporta sa Global Climate Change Action. Una nang binigyang diyan ni CCC Vice Chairperson Secretary Robert Borge ang kahalagahan ng pagpapatupad
ng mas pinaigting na aksyon na laban sa pabago-bagong klima na susuporta naman sa sustainable recovery at magpapabilis sa poverty reduction ng pamahalaan. Nabatid na sa 2022 Country Climate Development Report ng World Bank na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na nakararanas ng matinding epekto ng climate events. Samantala, maigpit na binabantayan ng Office of the Philippine Consulate sa Auckland at Embahada ng Pilipinas sa Wellington ang kalagayan ng mga Pilipino sa New Zealand. Ito ay kasunod ng pananalasa ng Cyclone Gabrielle na nagresulta ng malawakang pagbaha at paglikas ng maraming residente. Suhestyon ng Embahada sa mga Pilipinong nasa New Zealand, maaari silang humingi ng tulong sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan kung hindi naligtas sa kanilang tahanan. Pero kung walang suporta sa mga nabanggit, maaaring magtungo sa pinakamalapit na Civil Defense Center, shelter o community-led centers para doon magpalipas ng magdamag. Batay sa pinakahuling ulat ng DFA, aabot sa 80,000 ang bilang ng mga Pilipinong nakabase sa New Zealand. Samantala, tiniyak ni New York Consul General Senen Mangalile na walang Pilipinong nasaktan sa Brooklyn, New York City matapos mabangga ang isang truck sa mga tumatawid sa pedestrian. At ayon kay Mangalile, isa na ang napaulat na nasawi sa mga biktima habang 7 naman ang lubhang nasugatan. Agad namang naaresto ang driver ng naturang truck na inilarawan ng mga otoridad na marahas na pangyayari. Sinabi naman ni Justin Branana, City Council member, na kumakatawan sa lugar na sinadya umano na suspect ang pagbangga dahil pag-amin nito sa mga otoridad, gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Pero dinamay pa yung iba, no partner? Samantala, iginiit ni NYPD Chief Kitchan Sewell na walang indikasyon ang naturang insidente at may kaugnayan ito sa terorismo. Sa iba pa nating mga balita, nakauwi na sa bansa ang isang Pilipino matapos siyang arestuhin ng mga otoridad sa Myanmar noong Enero 17. Kinilala ang Pinay na si Kila Samson at nakabalik na ito nitong Pebrero 13 ng madaling araw. Ayon kay Attorney Donna Samson Umil, na i-rescue si Kila sa nasabing bansa dahil wala siyang legal entry at wala na siyang iba pang violation kaya't mabilis ang pagpapauwi sa kanya. Pumuntaan niya si Kila sa Thailand para lamang mamasyal at hindi para magtrabaho. Sinabi pa ni Attorney Samson Umil na nakarating si Kila at kanyang mga kaibigan sa isang syudad na may magagandang accommodation, ngunit hindi nila alam ay tumawid na pala sila patungong Myanmar. Samantala, wala namang naiulat na pangaras o pangmamaltrato kina Kila habang nasa kustodiya. Ito yung mga gumagamit ho ng LPG dahil nung nakaraang buwan. O kaya ito lang ano partner, nagtaas ang LPG pero ito good news to dahil matapos ang big time price increase nitong unang araw ng Pebrero. Asahan ang tapyas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG sa unang araw naman ng Marso. Sa katunayan ay buena manong nagpatupad ang kumpanyang Regasco ng pisong rollback sa kada kilo ng LPG ngayong araw. Aminado sa LPG Marketers Association President Arnel Tia na nakasisiguro silang magmumura ang LPG subalit hindi naman nila matiyak kung magkano ang ibabawa sa Marso. Ito anya ay dahil batay sa monitoring niya sa contract price sa world market ay malaki ang ibinagsak ng presyo ng LPG kaya nauna na silang nagtapya sa halip na hintayin ang Marso a primero kung kailan karaniwang gumagalaw ang presyo ng LPG. Gayunman, aminado si Tia na hindi rin magiging kasing laki ng mababawas na presyo ng LPG sa Marso ang 11 pesos na price increase sa kada kilo noong pinatupad noong Pebrero a primero. Samantala, aprobado na ng Department of Trade and Industry ang 2 pisong taas presyo sa kada pakete ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ayon kay Chito Chavez, presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, layunin nito na mapanatili ang kalidad ng tinapay at makasabay sa mataas na presyo ng raw materials.
apat na piso ang orihinal na hiling ng mga manufacturers para sa nasabing produkto, pero 2 piso lang ang pinagbigyan. Ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ay mas mura sa mga pamilyan sa bansa kaysa sa ibang brand ng tinapay. Noong nakaraang Linggo, unang inanunsyo ng DTI na tumaas na ang suggested retail price ng kada 450 grams ng Pinoy Tasty na nasa 40 pesos 50 centavos na mula sa 38 pesos 50 centavos, habang ang Pinoy Pandesal ay nasa 25 pesos mula sa 23 pesos 50 centavos. Samantala, nilinaw naman na ng Sugar Regulatory Administration o SRA na hinihintay pa nila ang go signal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa planong mag-angkat ng 440,000 metric tons ng asukal. Ito ay dahil si Pangulong Marcos ang umuupong chairman ng SRA Board sa kanyang kapasidad bilang kalihim ng Department of Agriculture. Ayon kay SRA Board member na si Pablo Azcona, tanging sugar order na ipapadala umano sa Malacanang para sa final approval ang kanilang nilagdaan. Hinatian niya ang import order sa 3 bahagi. Una dito ay ang 100,000 metric tons, ikalawa ang 100,000 metric tons, at buffer stock naman na 240,000 metric tons. Bukod kay Azcona na kinatawan ng sugar planters, miyembro rin ng SRA Board na governing body ng ahensya, sina Board Member Maria Mitzi Mangwaga bilang kinatawan umano ng sugar millers, at SRA Administrator David John Tadeus Alba bilang Vice Chairperson. Si Senior Agriculture Undersecretary Domingo Panganiba naman ang tumatayong kinatawan ni Pangulong Marcos sa board. Layunin ng pag-aangkat muli ng asukal na mapababa ang presyo nito sa merkado, lalo na sa pamilyan sa Metro Manila. Samantala, tinukoy na ng ilang resource person ang mga opisyal ng Department of Agriculture na sangkot umano sa hoarding ng sibuyas sa 2nd hearing sa Kamara kahapon. Kinumpirma ni House Committee on Agriculture and Food Chairman at Quezon 1st District Representative Wilfredo Mark Enverga na bagaman sarado sa media ang executive session, nakuha nila ang lahat ng pangalan sa ng mga personalidad na isinasangkot. Ayon kay Congressman Enverga, confidential muna ang nilalaman ng bahagi ng nasabing hearing, pero iimbitahan nila ang lahat ng mga idinadawit na DA official. Una nang humiling si Bonena Multipurpose Cooperative Chairman Israel Reguyal ng executive session upang pangalanan ang mga nasa likod ng hoarding at price manipulation ng sibuyas at iba pang agricultural products. Kabilang din ang controversial na agripreneur at tinagureang sibuyas queen na si Lilia Lea Cruz sa mga nabanggit na mga detalye sa mga mambabatas kung sino ang kanya umanong mga kasabuan. Sa iba pang detalye ng mga balita, inakusahan ng isang agricultural cooperative ang Department of Agriculture ng pakikipagsabwatan sa isang agricultural trader na sangkot umano sa hoarding at smuggling upang mapataas at panipisin ang supply ng sibuyas at pwersahin naman ang gobyerno na mag-angkat. Ito ang ibinunyag ni Israel Reguyal, chairman ng Bonena Multipurpose Cooperative, sa kanyang pagharap sa moto proprio hearing ng Committee on Agriculture and Food. At kaugnayan sa mahal at manipis na supply ng sibuyas at bawang, ayon kay Reguyal, bibilhin ng trader na si Lea Cruz ang lahat ng lokal na sibuyas sa mga cold storage at palalabasing mayroong shortage upang magbigay daan sa importasyon. Pupunta po siya sa pagpanahon po ng bilihan sa storage. Ang gagawin po niya, bibili niya po yung lahat ng laman ng nasa storage. Ano po ang dahilan no? Bakit niya po binibili? Para po kasi, ang pagkakaintindi ko po kasi, kapag ka po ang nabili niya na po yung mga sibuyas ng farmer sa kasamne, wala na pong magrereklamo na paano mag-iimport na tayo kasi wala nang sibuyas ang farmers kasi wala na pong kikibu eh. Kasi nga nabili na nga po kami lahat eh. Sino po ang tinutukoy niyo na bumibili lahat? Ayan po si Lea Cruz po.
Aminado si Riguyal na hindi na bago sa kanilang mga taga Bungabon, Nueva Ecija ang ganitong mga modus. Ito ang dahilan kaya't humiling si Riguyal sa mga mambabatas ng executive session upang pangalanan ang mga sinasabing DA official na sangkota kasabwat o sangkot at kasabwat umano ni Cruz, bagay na ipinagbigyan ng komite. Kaya nga po ito yung napakabigat sa amin. So alam po yan, common knowledge po yan sa amin sa Bungabong. Ganyan po ang nangyayari. Mr. Chair. Pwede pong bang sabihin kung sino ang kakunsaban niya sa Department of Agriculture? Na pwede po naman siguro, Mr. Honor. Kaya alam po, hihingi po ako ng executive session. Para po sana mapangalanan ko lahat para magkaintindihan tayo lahat ito. Marami po akong alam na nangyayari. At yan ho ang tinig ni Bonena Multipurpose Cooperative Chairman Israel Riguyal at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa oras po na 4:25 ng umaga, magbabalik po ang IZ Umaga Balita. Kasama sina Hyacin Ludovico at Jelly Mendez. IZ Umaga Balita. IZ Umaga Balita. Sa oras na alas 4:30 ng madaling araw, nagbabalik po ang IZ Umaga Balita at ako po si Haya Ludovico. At ako naman si Jelly Mendez. IZ Umaga Balita. At syempre, partner para sa karagdagang mga balita saan pa tayo maaaring bisitahin at mapakinggan ng ating mga listeners at viewers. At para sa karagdagang pa nating mga balita, huwag niyo pong kalilimutang bisitahin ang aming website at www.dwiz882am.com, sa aming Facebook page, sa Twitter account at syempre ang aming YouTube account na DWIZ. At syempre, napapanood din po kami via test broadcast sa Digital Free TV Aliw 23 at available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Iscan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang Aliw 23. Sabayan din tayo napakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation, provincial registration nationwide. Kabilang na dyan ang Davao, Iloilo, Tacloban, Dagupan, Cagayan de Oro, General Santos, ang Naga, Legazpi at syempre ang Palawan. At syempre partner, batiin na natin muna ang ating mga viewers at listeners. Syempre unahin ko na yung mga nakikinig sa atin sa YouTube. Andyan si Mark Pontaba, si Tita Ems at si Kuya JC. Magandang umaga po. At partner, bago natin ulit batiin ang ating mga viewers at listeners, batiin muna natin ang happy, happy birthday ang ating Patrol 3, Mr. Bert Mozo. Happy birthday! Happy, happy birthday po. At partner, syempre, batiin ko na din ulit sina Benjamin Villones sa California. Andyan din si Lino Sinong nakikinig sa atin sa Riyadh, Saudi Arabia. Andyan din si Marilyn Punzalan, si Jalon Jailon at si Kent Kulit. Sayan, magandang umaga po. Magandang umaga. Pero partner, kamusta ba ang ano mo? Ang Valentine's mo? Ayan, syempre, tapo. Nagpahinga na lang tayo kasi ano, in advance na natin. Oh, wow. Advance tayo mag-isip eh. Ganyan ang mga Pilipina, no? Ikaw ba partner? Kamusta naman? Okay naman, partner. Nakatulog naman tayo. Dahil natulog tayo mag-apo. Yan, dahil may trabaho ngayong araw. Oo, tama, balik partner. Trabaho. Yan tayo, masyado tayong ano eh, makumit o commitment sa trabaho. Yan talagang pinakakailangan, ano, partner. At syempre, ito, batiin natin ang belated happy Valentine's Day kay Mia Zazima Solis. Maraming salamat, Bagobo Horse Tribe. Nakikinig din si Mr. Arman Campbell. Oy. Maraming salamat. Andyan din si Vani Natividad Ninyo. Nakamonitor daw siya kasama si Sir Manolo at si CG Gel. Erna Socias, maraming salamat, madam. Andyan din si Tito Roland Dizon Mamalateo ng Dinalupian, Bataan. Clydel James ng South Korea kasama si Derek Mateo. Nagkikita kaya itong dalawa sa South Korea? Dahil parehas lang silang South Korea, no partner? Andyan din si Palaka Palakokak. Maraming salamat, ha, Frog Prince. Andyan din si Miss Annette Alegre D kasama si Nelson Malinaw nasa USA. Miss Andy Andrea Jong, si Marites Kondo at syempre si Tatsuki Chiba. Maraming salamat, Jalon Jailon, maupay na aga. Andiyan din
sa ang Pamilya Valle Party. Oy, magandang umaga po. Si Tito Manuel, Happy Valentine's kasama ang MV Charlie. Ingat po kayo dyan sa biyahe nyo. At syempre si Manu Mavi at Mara at ang twins na si Yana at si Yara. At partner maabol si Nordy Santos at Rosendo Entena. Ayan, magandang umaga po. Batiin ko din ang aking nanay, si Mama Lenny. Maraming salamat, Tito Marciano at si Tita Early at syempre si Tita Rebby. At sa oras po na 4:34 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Mas malawak na paggamit sa kakayahan ng mga reserve units sa pagtugon at sa mga kalamidad, ipinag-utos. Ang detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Inatasan ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Roy Galido ang mga reserve units na i-maximize ang kanilang lakas, paggawa at kapasidad sa pag-asagawa ng humanitarian assistance at disaster response operations. Ayon kay Lieutenant General Galido, dapat na himukin ang mga reservists upang makisa sa rescue mission at iba pang aktibidad tuwing may kalamidad. Nabatid na ipinag-utos ng opisyal ang naturang direktiba sa kasagsagan ng courtesy call ni Naval Reserve Center Western Mindanao Commander Colonel Leo Francelio at 6th Air Reserve Center Commanding Officer Lieutenant Colonel Glenn Eugenio kahapon. Ito si Patrol 11, Tina Olasco, para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Patrol 11, Tina Nolasco. Sa iba pang detalye ng mga balita, aminado ho ang Bureau of Animal Industry na nagkaroon ng outbreak ng bird flu sa bayan ng Santa Maria sa Bulacan. Ayon sa BAI, aabot sa 17,000 manok ang kinatay upang hindi kumalat pa ang nasabing sakit. Anim-anya na mga poultry farm ang mayroong outbreak ng bird flu mula noong Enero ngayong taon. At dahil dito, tiniyak ng ahensya na walang dapat ipag-alala ang publiko dahil nakokontrol naman ang outbreak. Sa oras na 4:36 ng umaga, labas muli tayo ng himpilan. Ronda, Probinsya. Tanggap tayo ng ulat mula sa lalawigan ng Ilocos Norte mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, magandang umaga. Magandang umaga kasamang Haya, kasamang Jelly. Kinumpirma niya Police sa Major Julio Basalio, hepe ng PNP sa bayan ng Pasukin, Ilocos Norte, na matagumpay ang pagkarsunan ng isang laborer sa ikinasa nilang anti-drug bypass operation sa tulong ang mga iba't ibang sangay ng PNP at sa tulong pa rin ang nagsilbing police puso buyer ng Philippine National Police. Sa eksklusibong panayam ng Ronda Patrol dito sa lalawigan, kinilala niya itong suspect na si Brando Opic, Agasayang, 36 years old, laborer at residente sa sitio Nagabungan, barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Nakuha sa suspect ang isang maliit na pakete na naglalaman ng pinaghinalang shabu na ito ang kanyang ibinenta sa pulis sa puso buyer. Isang 1,000 peso bill na mark money, isang cellphone. Kaugnay nito, sa ginawa pa rin pagkapkap sa suspect, nakuha pa ang dalawa pang maliit na pakete na naglalaman din ng dried marijuana. Isang 5.56 caliber na mayroong bala, 102 na cash money at isang piraso ng US dollar. At ang naturang operasyon kung saan sinaksihan ang DOJ, media at mga barangay officials sa ngayon ay nasa custody ng PNP para sa patuloy na investigasyon at paghanda sa mga papeles para sa kasong kaharapin ito sa paglabag ng Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tunog lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, dyan sa Ilocos Norte. Dako naman natin ang ulat
sa ating reporter dyan sa Camarines Sur, ang Bicolan dyan, iati dyan ni Melvin Machado. Melvin, maray na aga. Marhay na aga, matapos ang halos dalawang taon na hindi pinayagan sa Naga City District Jail ang conjugal visit dahil sa banta ng COVID-19. Kahapon, sa araw mismo na mga puso ay pinayagan ang conjugal visit sa mga person deprived of liberty at kanilang mga asawa o common law spouse o live-in partner. Ngunit bago payagan ng PBL at kanyang asawa na magkaroon ng pribadong pagsasama sa mga kwartong inihanda ng BGMP, kanilang nakapag-presenta ang dalaw ng negative RT-PCR test, vaccine card at makapag-registro sa tanggapan ng BGMP bilang regular na dalaw ng PBL. Bago nito, pinayagan na rin ang in-person na dalaw sa mga PBL na may kaparehong protocol na kailangang sundin. Mismo si Jail Chief Inspector Jerome Guerrero ng male dormitory ang nangasiwa na maging maayos ang tuluyan ng PBL at kanilang mga partner sa maikling oras. Malaki naman ang pasasalamat ng PBL sa muling pagpayag ng pamunuan ng BGMP na may balik ang lahat ng pribilehiyong ito na natigil dahil sa pandemya. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado. Para sa Empilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Melvin Machado. Mula Bicol, dumako naman tayo sa Calabar Zone. May balita mula dyan, si Arman Cambe. Arman, magandang umaga. Good morning sa iyo, Haya and Jelly. Happy Valentine. Nakaligtas sa panunuan. Ang isang kilalang negosyante sa lalawigan ng Batangas, makarang itong pagbabarili ng riding in tandem kahapon ng umaga sa Barangay Balete, Tanawan City. Kinilala ng Batangas Police Provincial Office ang nakaligtas na biktima na si Jerry Ramirez, 43 anos, presidente ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, sakay at nagmamaneho ng kanyang pickup truck, si Ramirez nang biglang sumulpot sa tabi ng driver's side ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo at saka pinagbabaril ang negosyante. Nagtamo ng tatlong tama ng bala sa katawan at swerteng hindi ito napuruhan. Anim na base ng bala mula sa hindi pa malamang kalibre ng baril ang narecover ng Soco Batangas Police. Nasa Tanawan Hospital naman si Ramirez at nagpapagaling sa tinamong mga sugat. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang mga namaril at kung ano ang motibo sa tangkang pamamaslam. Ito si Ronda Patrol Arman Cambe mula sa Calabarzon. Para sa Empilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Umaga Balita! Maraming salamat, Arman Cambe. At samantala sa iba pang detalye ng mga balita, aabot sa 83 residente ng Muntinlupa City ang nakatanggap ng panibago nilang pagkakabuhayan sa tulong huyan ng Department of Labor and Employment o ang DOLE. Sa ilalim ng tupad program ng pamahalaan na bigyan ng hanap buhay ang mga magulang na mga malnourished at with disabilities o yung may mga kapansanan na kabataan sa kanilang lungsod. Ayon sa Muntinlupa LGUs, magkakaroon ho ng 15-day emergency employment ang mga magulang kung saan bibigyan sila ng 570 pesos na sahod kada araw. Layunin ng lungsod na matulungan ang mga residente sa lungsod, lalo at patuloy ang pagmahal ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa, partikular na ho sa Metro Manila. At sa oras na 4:42 ng umaga, labas muli tayo ng himpilan. Ronda, probinsya. Tanggap tayo ng balita mula dyan sa lalawigan ng Bataan mula kay Kuyang Jun Bringola. Jun, magandang umaga. Kay gandang morning, dinumog ng napakaraming tao ang kauna-unahang auto and music festival sa harapan ng munisipyo ng Ginulpian Bataan dito kahapon. Ito ay bilang handog ng pamalambayan sa pamumuno nito si Mayor Tong Santos sa mga mamamayan dito sa selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Tinambok dito ang mga mamahaling at pagagarang sasakyan na personal na nakita at halos nasakyan ng mga nakaisa sa naturang programa. Bukod dito ay nagkaroon din ang mga live band na telephone para sa lalong kasiyahan ng mga residente ng bayan ng Dilapihan. Sa kanyang mensahe, sinabi nito si Mayor Tong Santos, ang Valentine's Day po, ang araw ng mga puso, hindi lamang sa nag-iibigan. Ito po ay araw ng mga mahal natin. Huwag po natin hintayin na mawala yung mga mahal natin sa buhay bago natin makita ang kanilang mga halaga.
lalong lalo po yung ating mga magulang, yung ating mga lola, yung ating mga nakakatanda. Araw-araw, ipakita po natin sa kanila ang pagmamahal, ang respeto, pasasalamat, at higit po sa lahat yung talagang maramdaman nila na sila ay mahal na mahal natin. Pinig ni Mayor Tong Santos ng Bayan ng Dinulupihan, Bataan. Gumpin ko na para sa Sentinel at Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Kuyang June Bringula. Sa oras ho na alas 4:44, magbabalik po ang IZ Umaga Balita. Kasama sina Hyacinth Ludovico at Jelly Mendez. IZ Umaga Balita. IZ Umaga Balita. Sa oras na 4:51 ng umaga, nagbabalik po ang IZ Umaga Balita. At ako po si Haya Ludovico. At ako naman si Jelly Mendez. IZ Umaga Balita. At sa iba pa nating mga balita, nakakuha muli ng mataas na rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS nitong huling quarter ng 2022. Batay sa survey na nilahukan ng 1,200 na Pilipino, 75% sa mga ito ang nagsabing nasiyahan sila sa pamumuno ni Pangulong Marcos, hamak na mas mataas sa 63% na lumabas noong October 2022. Gayunman, 7% na mga Pilipino ang nagsabing hindi sila nasiyahan, habang 18% ang walang desisyon. Ang Mindanao ang nanguna sa nakapagtala ng pinakamataas na excellent net satisfaction ratings na sinunda ng Balanced Luzon, Visayas at Metro Manila. Samantala, may unang kaso na ng Omicron sa variant na XBB.1.5 ang Pilipinas. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ito ay isang Pilipino na walang travel history sa anumang bansa. Gayunman, sinabi ni Vergere na nakarecover na ang naturang pasyente matapos makaranas ng mild symptoms ng COVID-19. Sa kaugnay na balita, nakapagtala ang Department of Health ng 81 na bagong kaso ng COVID-19 habang ang active tally ay bumaba sa mahigit 9,000. Ito na ang ikalawang araw na wala pa sa 100 kaso ng COVID-19 ang naitala. Batay sa datos ng ahensya, nasa 3,999,766 ang recovery tally habang 65,968 ang kabuuang bilang ng death toll sa bansa. Pinakamataas pa rin na bilang ng mga kaso ang National Capital Region na may 474, sinunda ng Calabar Zone 194, Davao Region 139, Western Visayas 100 at Central Luzon na may 81. IZ Umaga Balita. Balita sa ibang bansa. Naghain ng resolusyon ang South Korea bilang suporta sa Turkey at Syria na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa resolusyong inihain ng South Korea, hinihimok nito ang gobyerno na magpadala ng relief at recovery support para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa chairman ng Parliamentary Committee for Foreign Affairs na si Representative Kim Tae-ho, agaran nilang ipadadala ang tulong at suporta ng South Korea sa dalawang nabanggit na bansa para matugunan ang pangangailangan ng mga biktima at survivors. Nagpabot na rin ang pakikiramay si Representative Tae-ho na sa naganap na lindol sa Turkey, maging sa Turkey National Assembly, at inaasahang mas bibilis umano ang koordinasyon para sa pagsasaayos ng mga lugar na napinsala ng lindol. Sa sports! Nagwagi sa NBA regular season ang Portland Trail Blazers matapos padabain ang Los Angeles Lakers sa score na 127-115. Tinambakan ng Blazers ang Lakers sa una hanggang ikatlong quarter dahilan ng kanilang pagkapanalo. Nanguna naman sa koponan si point guard player Damian Lillard na nakapagtala ng 40 points, 6 rebounds at 5 assists. Abangan naman mamaya ang susunod na laban ng Blazers kung saan kanilang makakaharap ang Washington Wizards alas 11 ng umaga oras sa Pilipinas. Sa entertainment o trending news, ang latest sa showbiz, alamin natin ni Ahatid yan ni Abby Malanday.
Good morning. Plano sumabak sa Miss Universe Philippines ng Pinay Trans Queen na Cebuana title holder at Miss International Queen 2022 Pusha Ann Ravena. Kasunod ito ng social media post ng beauty queen suot ang isang ocean dress na may caption na "It's never too late to make a difference in the universe" at may hashtag pa na "If not now, then when?" na naging dahilan para maintriga ang mga netizens. Ayon sa mga fans, hudiyat na raw ito para magpasa ng aplikasyon sa naturang pageant si Pusha. Matatandang pinayagan na ng Miss Universe Organization ang mga trans women, mga may asawa at may anak o maging mga kababaihang buntis na makasali sa sikat na pageant. At para sa balitang showbiz, ako po si Abby Malanday. Maraming salamat, Abby Malanday. At syempre, partner, bago tayo matapos, ihabol ko lang batiin sina Marjorie El Salvador. Andyan din si Young Thunder sa Vancouver, si Roberto Briones at si Jalon Jailon. Ayan, magandang umaga po. Si Kent Kulitz, partner, na kikinig sa atin lagi yan. At syempre, ito, permission to greet daw. Happy birthday. Happy birthday at happy Valentine's daw, sabi ni Miss Annette Allegredi sa kanyang asawa, ang ama ng kanyang mga anak, si Engineer Benjamin D. Happy birthday! At syempre sa kanyang anak din na si NP Karen ADP. Maraming salamat po. Happy birthday! Happy birthday! At syempre, nandyan din, nakikinig si Ramon Abadillo. Maraming salamat. Si Gary Ramos, kasama si Nanay Aureng. Si Nico Ivan, nakikinig daw sa Tacloban, Lamrag Radio DWIZ. Ayan, happy Wednesday po at muli, happy birthday kay Mr. Bert Mozo, ang ating Patrol 3. Ayan, happy birthday po. At sa oras po na 4:57 ng umaga, pinapasalamatan po namin ang mga bumubuo sa aming istasyon sa pangunguna ng ama ng aming himpila na si Boss Edgard A. Cabangon at sa aming mga boss na si Attorney Mac Nilrante, Sir Dennis Antinor, Miss Judith Estrada Larino at Patrol 3 Bert Mozo. Ihabol ko lamang si Roderick Guevara Dizon na pahabol daw good morning sa atin. At syempre pinasasalamatan din ho namin ang aming tech on duty, si Engineer Daniel Tenko, Engineer Jeric Barreto at si Engineer Winner Contihino. At sa ating news writers na si Nadruna Sino, Abby Malanday at Angelica Doctolero. Sa ating social media writer na si Kay Constantino. At sa ating communication assistant na si Yasmin Pantalyon at sa ating piloto na si Mang Basil Naboa. At inyong napakinggan ang isa pang edisyon ng IZ Umaga Balita. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ako po si Jelly Mendez. At muli ako po si Haya Lodivigo. Abangan ang susunod na programa na Pinoy Gising kasama dyan si Kuyang Druna Sino. Magandang umaga at maraming salamat. Hi, Z Umaga Balita.